Na'vi's turn to ban. OG's turn to ban. Na'vi versus OG. Ayan. Lakas ng boses ko dito. Patalakas ng boses ko dito sa headset. Ako nga po pala si Dayanara. Kasama ko po si Pilat. Kalbo na lang ako kami mga kaibigan. So, no. Sumakit yung ulo ko dito. Kasi nga, hindi po namin alam nasan si Dayan. Kaya ako muna po yung papalit. Natay po namin siyang bumaba. Ayan, baba ka na. Top 10, baba ka na kung nanonood ka man ngayon. Pero Na'vi nga kanina, tinalo ng OG Game 1. Last ng OG, no? Sobra. Grabe. Fan na fan talaga ako ni Ana. Fan na fan ako ng OG. Sobra. Pero ito na nga mga kaibigan, binan po ng OG yung Alke, yung Broodmother, ayan, pati yung Ogre. Ogre, man. Kayo ni Calbs. Ayusin na natin dito mga kaibigan. Anyways, guys, welcome back here sa Focus Fire Gaming. Alright. And kasama nyo kami ngayon. Kami ang mga magiging shoutcasters. Pero inaantay lang namin si Dayan. Sub pala. Sub lang ako kasi wala si Bebe Dayan ko. Yun lang. Bumebe na. No? Pero yun ang mga kaibigan. Binandin dito yung Magnus, yung Pango, pati yung Enchantress. Mm-hmm. Alright. Nadala. Mukhang nadala ang nadala. Dito. Ayon na nila. Ayon na nila dun sa Pango. Pero ito, first pick of Na'vi. Protector. Trend Protector. Lakas din nito. Wala si Dayan. Papadrop lang. Umakyat lang sa dead. May yan. Papadrop lang. Alright. Pero ito, Trend Protector. Ito, tagal ko rin hindi nakita yung Trend Protector sa pro game, sa pro scene. Pero alam ko kanina, may nag-trend na rin kanina eh. Hindi ako nakacheck dun sa ibang... Oo, pili ko may nakapag-trend na rin kanina. Hindi lang ako sure. Pero sobrang laki na kasi ng tulong nito eh. Nating yung TI-8, ito yung pinaka-nakakainis na hero para sa LGD, di ba? Well, game 1. Game 1 ng Grand Finals mismo TI-8, na TI-8, diba? Seb. Na Trend Protector. Ayaw pabasag yung tore. Oo, kasi because of delivery. Pero ito ah, Trend Protector ngayon, kapag tumingin ka sa Ancient and Immortal, no, Divine to Immortal bracket, napakataas ng win pick rate. No. Yes, pick rate, win rate, and pick rate, stat-wise, alam naman natin yan, stats don't lie, di ba? Mm. Alam mo, nagagawa niya kasi lahat. Nagagawa niya mag-sustain, nagagawa niya mag-dep. Sa teamfight, crowd control din siya, di ba? Diba? Ayun, nandiyan na pa nga pala si Bebe Dayan. Naku, talaga, nag-start na yung draft. Bebe Dayan. May nasaksak na ako ng lapis. May nasaksak na. And again, thank you very much nga dun sa ating host. Pinag-host pa tayo ni General. Ayan, thank si General you. Tuna, tsaka General Bato. Di ba? Maraming salamat. Grims. Ayan, so ito na, nandito na ang aking kapartner. Mga lods, walang audience. I think inaayos na nila. Oo, inaayos na. Wait nyo na lang. Hindi ko masyadong makita. Sorry, guys. Kasi, yan. So, ito, first two picks. Uy, mukhang tumatama ang prediction natin, ha? Ikaw, ano nilagay mo sa most pick hero mo? Ember talaga, Ember Spirit. At saka, sunod tong Grimstroke din. Most pick hero din yung Grimstroke. Hindi pa kasi ako nag-ano eh. 5 seconds remaining. Hindi nga ako nag-ano. Hindi ako naglagay sa compendium. Pero para sa'yo, Ember or Grimstroke? Mm-mm. Okay. Ako sa compendium, sa Battle Pass, what I did was I put Grimstroke as one of the most picked heroes. And nagsaserve naman yun ang tama. Nakita natin sa mga previous games kanina ng TNC. At the same time dito sa OG, Grimstroke is always there. Na-vis, turn to Na'vi turn to ban. Na'vi's turn to ban. Nahihirapan naman sa Nike Type Heroes natin mag-sustain ito ah. Oops, shout out muna tayo sa mga tropa natin dyan. Yamaguchi is there. Hi kay Terong, hello. Terong, what up? Shout out sa'yo. Saksakan na. Huwag naman gano'n. Huwag kang makipag-ayano saksakan. Kapag wala ka dito. Kasi ako yung masasaksak. Delikado. Tandaan mo, kung may lapis, may pambura. Corny. Ano ba naman yun? De, shout out kay Terong. Kay Cutie Patuti. What? 5 seconds remaining.
De, pero dahil nga most pick nga yung Ember sa mga recent games natin, Ember Spirit binan na dito ng Navi. Hindi na binigay yung Ember Spirit ni Ana, pero nalabas tayo sa game. Pasok mo na lang ulit. Pasok mo na lang ulit. What is happening to the world? Teka lang guys ha. Wala tayong pinipindot. Bigla tayong kinigil. Ayun. Ah, mukhang naman na. Miss mo. Ala. Ayan, Navi. Ay, what? Hindi, nawala. Nasa recent eh. Oo. Ay, nawala. Offline mode tayo. Ay, wow. What? Malang internet? Direk? Shout ay. Teka lang, teka lang. Direk! Tatin! Tatin! Rinig niyo ba kami? Hello po. Hello. Tao po. Nag-offline mo. Direct. Hello. Hello? Ah, rinig. Andyan pa pala kami. nawala. Offline. Nag-offline. Oo, nag-offline mode ata. Para double check naman ako. Thank you. Direct. Thank you po. Nabi. Apo. Ayun, nag-offline mode nga si Maximus. Pasensya na, meron lang maliit na technical. Ito. Kalma lang kayo dyan, kalma. Sa ngayon, share niyo naman muna yung ating stream. Iyo. Nagulat lang kami. Thank you very much, Direk. Maraming salamat. Thank you po. Nakik lang talaga kayo sa lobby. Baka na. Ayun, ayaw panoodin natin. OG's turn to pick. Okay, thank you. Ako Sven, pinik na dito ng Navi. And ancient apparition. Nako, kinuha na nila. Oh. Mukhang... Ito ah. Mukhang gusto nilang Navi na iwan-wan to. Pero ako, I didn't expect yung Sven mapipik. Oo. Ito din Sven, ayaw na ayaw makatapat sa lane. And lalo na sa clash. Kasi every time yung magka-clash, ayaw na lapitan. Lalo na pag namula, diba? And merong cleave tong si Sven, which can clear out, syempre, damage out pati yung mga illusions ito si Spectre. Pero pinick pa din yung Spectre. So, risky pick yun, ha? Iniisip ko, hindi, ano to ah, hindi yung OG and kung sining, I mean, kung OG ako or Navi ah. Ikaw, kung ikaw tatanungin ko yung Spectre versus Sven, let's say, na-drag yung game ng around 40 minutes? Nag-late game? Who do you think will win dito sa dalawang to? Kasi para sa akin, parang lugi yung ano? Lugi yung Sven? Oo, yung Sven kasi, early, kailangan niyang mag-snowball para sa kanyang team. Kasi pagka itong Sven, napantayan ng item itong si Spectre, doon siya sila pwedeng mahirapan, pero Legion Commander. So, i-isolate pa nila ngayon, pwede silang mag-minus one agad ng supports, di ba? Kaso matibay yung supports ng OG dito, with looking at their lineup, this is a 5 Grimstroke. And then for Tiny. Ni Jerax to eh, no? Itong Grimstroke natin, last remaining. Qualifiers, highest win rate hero siya with 66% of winning pag may Grimstroke. No? Tingnan natin kung madadagdagan pa ba yun, yung percentage na pwedeng maipanalo itong Grimstroke sa game na to ng OG. And right now, Navi's both teams... Kulang sila ng mid laner dito. At saka ang gaganda ng mga disables dito ng OG. Dahil itong mga supports nila, masusulit yung mga disables sila pag gusto na nilang mag-rotate. Whereas dito sa Navi, medyo mahirap pagka halimbawa, itong Trent Protector gusto niya mag-rotate. Kailangan, nakadikit lang siya palagi sa puno, syempre, para ma-root niya yung kung sino man yung i-hit niya. And
yun nga, panigurado, magkasama dun tong Ancient Apparition plus yung Sven sa lane. Kasi in order na mapa-trigger mo yung cold feet nitong si Ancient Apparition, syempre kailangan mo ng isa at least disable para hindi siya makalayo dun sa may point na kung saan mo unang nilagay yung cold feet. Tama. Pero ito, napansin ko sa chess. Tuyo na! Pero pwede. Pwede. Pero... Baka nga mag-Queen of Pain pa ako dito. Queen of Pain, medyo mahirap i-pull off dito sa OG kasi meron silang mga panghuli. And mahihirapan din siyang tapatan tong Viper. So, ang hero na pwedeng mapahirapan din to si Viper. Halimbawa, Invoker pala ban? And kung ka, oy, ayun, binanda na, nagban nila. Nagban na. Binanda so, siguro kung nasa game plan pa rin, no? Hindi mo nga naman pwedeng makipag, hindi ka nga naman pwedeng makipag-right wigan sa Viper because of the corrosive. So, might as well go for a burst or, skill. Pwede kang mag-team-burst dyan kung tutusin. Kasi kung normalan talagang papalagtang si Viper. Normalan. Pero kung may crewhan, Thompson yan. Uh-oh, yeah. And we all know what Thompson did sa TIA with his Zeus. Diba? So, ayan. Ayan. Direk, paano na lang po? Absolutely perfect! And quick shoutouts muna sa ating 300 viewers nandyan ngayon. Maraming salamat. And guys, don't forget to share the stream, right? Para tayo. Happy tayo. 10 seconds remaining. Share para mas dumami pa tayo dito. 5 seconds remaining. Maganda yung lineup dito. Pero ikaw, your take, Navi and OG's lineup. Maganda yung pick nitong OG. They have the disables, they have the global presence. Pero kasi kailangan nilang i-pull off yon. Whereas dito sa Navi, kailangan naman nilang mag-snowball. Maganda yung pick nila, maganda yung draft nila. Kaso kailangan nilang mag-snowball early in the game. Lalo na tong Legion Commander, kailangan niyang makakuha ng dual damage para lang magkaroon ng ambag sa team. Yes, pero paano pag hindi, ba diba? So yun kailangan yung mga aabangan natin sa game na to. Ay, tama ka dyan. Ayan. Pero ako, lineup-wise, maganda yung sanat. Sino nanalo ng game 1? Nanalo po ng game 1 ay ang OG. Ayan, may tick ng isa yung OG dyan sa may taas. So, ayun na nga. Shoutout sa inyong lahat dyan. Yung mga hindi natin ikakas dito, andun sa may, check nyo sa may Wombo X Combo. Tapos sa mga team YouTube naman natin dyan, meron din tayong ibang ikakas doon. So, make sure it's your boy JB. True. Tingnan natin kung ito 2-0 na nga ba ito ng OG or Evil 1-1 pa ito ng Navi. Kasi every win dito counts. Kasi syempre point system tayo ibe-base kung sino yung mga magsistay pa dito sa ating groups. Tama ka naman dyan din. Pero Dayan, pakilala muna uli natin ang mga manlalaro sa magkabilang koponan. Simulan na natin para sa side ng Navi. Sunego will be playing Ancient Apparition, Crystallized Forest Ven, Magical para sa kanyang Viper, Zayak para sa kanyang Trend Protector, and Blizzy for his Legion Commander. Sa side naman ng OG, Notail sa kanyang Grimstroke, Ana sa kanyang Spectre, Jerax sa kanyang Tiny, Seb sa kanyang Beastmaster, at Thompson sa kanyang Zeus. Maraming salamat. And I think we're all good. Bakbaka na ito. Shoutout nga ulit dyan sa ating 220,000 viewers natin. Ay, dami. Ang dami, no? Oo. Sarap, see? Ganun talaga. Well, kung sabi nila, kung Christmas is the season, it's the season to be... And ito, this is the season of Dota, di ba? Oo, season of Dota. Ito ang inaabangan ng lahat. TI. Lagi yan, matik yan. Hindi lang ng Dota players, mga pro players. Siyempre tayo na ding mga casters. Lahat, mga casual players. Pero ito na. Horn, tumunog na. And Navi will get two. Make it. Two lang. Two only.
Cute ni Dayan magsalita parang lapis. Eto ball pen. GG ka sa akin, ha? Tigilan mo. Ayun, go OG daw, sabi ni Gian Sikat. Oh, yun. Parang binaliktad lang niya yung salitang go. Pero ito, Zayak and Seb. No, oh. Ito namang threat protector, once na makasama mo siya sa lane, I mean, pagkakalaban mo siya, isa din yan sa mga ayaw mong kalabanin. Kasi napakasakit ng kanyang normal attack, plus meron pa siyang root every time na a-attack siya galing sa pagka-invisible niya. At medyo natatawa lang ako. Pero, at masakit ang suntok niya, na? Oo. Pag ikaw nabigyan ka niya, ikaw ba naman hatawin ka ng puno, ewan ko na lang, di ba? Pero maganda yung ginagawa dito ni Seb, na kiniklear niya yung mga puno para at least makalapit siya sa creeps man lang and makapag-take ng creeps at hindi maharas nitong si Threat Protector. Pero dito sa chat, ha, mapasilip tayo saglit. Sino po ang nanalo ng first game? Navi. Navi versus OG. OG ang nanalo. OG. Yung nagtatanong naman kung kailan na next game ng TNC. Mga around 12:30 something. Hindi pala. 2 o'clock na pala. Basta yung third game, third series dun sa kabila sa Wombo X Combo. I think Kuya Nick and Alec. Kuya Nick and Alec will cast that game. That's versus Mineski. So, yung mga mag-aabang ng TNC fans, lipat agad tayo, Wombox Combo. Pero syempre, samahan nyo muna kami rito. At dahil nagkabigayan na rin ng games, schedule ng games, ayan. Nandito na tayo sa pangalawa. OG versus Navi. So, Liquid and Chaos, isa to sa mga inaabangan natin. I'll be casting the game alongside with Private Dan. Then later, 4:30, yun. EG and Navi. Tapos may isa pa dyan. Alright? Alright. Ba. Shout out sa inyong lahat dyan. Yun, first blood! Nakuha na nga! Sunigo dito sa pababa. But Ana, tingnan natin kung papalag siya dito. Ah. Dalawa yan. Crystallize. Right clicking, Ana. Okay. Sobra, parang ano na dito. Kainin. Wala nang mga ano dito. Wala nang kagubatan dun sa baba. Uy, teka. Nag-lag tayo medyo lang. Teka lang, guys. Ayun lang. May... Ano na? Re-recon lang namin mga lot. So, kalma lang kayo dyan. Sige. Pero hindi ko ina-expect na ang ma-first blood pa is sa side ng OG. Parang pero sa bagay, masakit din naman yung third skill ni Ancient Apparition na talagang pwede mong pangharas sa mga heroes. So, ayun. No? Teka lang po. Nasisipa tayo. Yung shoutout muna dyan kay PJ Ozaeta. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hi kay Aaron Segura. Ayan, mag-stream ako mamaya. Like niyo yung page ko, Dayanara Gaming. Kalbunaryo. Ay, tayo sa'yo. Kalbunaryo, GG. Ayun. Kalma lang tayo dyan, mga lods. Pipilitin natin siyempre na makarecon pa. Recon ko na. Para makapagbigay ng... Teka lang guys, ha? Gandang viewing experience sa inyo. And speaking of viewing experience, meron tayong viewing party sa High Grounds this coming August 17 to August 25. So, see you mga lods. Sana makapunta kayo doon sa High Grounds. Kasi once in a lifetime lang yan. Yan naman once in a lifetime, once a year. Once in a lifetime, OA naman nun. Once a year. Pero, ayun, available ang ating mga jersey. Ngayon, check nyo yung page ng The Armory sa mga paborito nyong Civil War teams hanggang ngayon. Diba, ang daming naghahanap niyan. So, ngayon meron na, grab the opportunity, grab the chance. Yung mga, syempre, idol spirits yan. Bili niyo yung idol spirits. tapos, papirmahin niyo kayo, no? Kay Dayan. Pwede kayong bumili ng jerseys ngayon. Tapos, di ba, meron pa tayong High Grounds na viewing party. E di, papirmahan niyo doon kung sino mahal. Diba, bili kayo Opa Shakers, andun si Alex. So, di ba, papirmahan niyo na. Grab the opportunity na din doon sa High Grounds. Ang gusto niyong ma-headbutt ko kayo. Ayun! Pero joke lang yun, syempre. Joke lang yun. Eto na, balik na tayo sa labat. Hindi ko makita. No. Ayan. All good. So, eto na nga. Let's go back to the game. Kuha na nga ang ating score. Ayan. Hindi lang natin nasubay. No, hindi natin nasubay ba yan. Pero, oy! May napulokan dito ng X-Wind. Hindi pala. Code pit lang pala yun. Pero, crystallize. Tamang ano lang muna siya. Walk trip lang. Pabalik dito.
i-expect natin talaga dapat na magiging greedy pa dito sa game is yung Tiny at saka yung Grimstroke na combo. Kaso sila palagi yung nabibigyan dito sa may bottom lane ng supports. Ito ha, 5 minutes na. Ayan. Shrines are now available. Tingnan natin kung magkakaroon dito ng attempt to gank dun sa mga lanes. Let's see. Uy, yun na lang. Hindi na kailangan. Dahil si Jerax na mismo lumapit. Siya na yung lumapit para i-kill siya. Itong si Magical. Uy, shoutout sa ano natin ha. Sa okay viewers natin. Na nandiyan yan. Pero ito, teka lang, sayang. And, ito. Thompson pala po, nakakabigayan ata sila dito. Pero na, itang pa nga niya rito. Yet still, Zayak will go down. Thompson, mamamatay din sa Lason. And Magical, ayun nga, napakapangalan ng Inkswell. But, walang makakakuha naman. That's a shared gold. At least, nakaka-farm man ng maganda itong si Viper sa may mid lane na kuhanan pa rin siya ng kills. Ano, sa pag-igot ng dalawang supports dito, hindi man makakuha ng kills yung si Tiny at saka si Grimstroke dun sa may bottom lane. At least, every time na magro-rotate sila, makakuha sila ng kills. Kasi, ipa-prioritize lang talaga ni Ana dito is yung maka-farm kung hindi man niya ma-dominate yung lane niya. Tama. Kasi kailangan ni Ana dito ng items. Pero ito, crystallize, ha? So may segue lang siya dito sa may gilid. Tingnan natin kung nung balak nila dito kay Ana. Pero yung threat, ha? Parating na rin dyan. Nag-Grimstroke lang kanyang backup. Nayaan na niya si LC dun sa may taas. Uy, si Sip! Nabigyan! Solo kill! Solo kill pala yun, nabigyan. Hindi mismo nakakita ng ating official na niyan, ha? Cameraman. Si Script, di ba? Pero ito, option. Yan ang mag-ano dito. Bali, wala yung corrosive niya dito. Because, ispaman lang siya ng ispaman. Parehas lang silang magbaburstan ng damage dun sa may mid lane. So, mas okay naman na yun kesa ang pinik nila is yung normal na hero which wala talagang palag kay Viper kung pero, sakali. Oo, pero eto ha, alam pala ni Pleasy, hindi pala. Pero, with that toss, saktong-sakto kay Sib. Nasigawang pa nga sa tenga, and there you go, Pleasy will go down and not only getting that kill. Ayan na nga yung magandang ginagawa talaga ng mga supports. Nakaka-kill sila palagi. Every time na magro-rotate sila. So, dapat sulitin lang nila yung time of their life na yun na nakaka-kill talaga sila every time na magro-rotate sila. Kasi kapag nag-online na din tong event together with Viper, pati tong mga supports nila, madali lang karatin yan eh. Tama. Pero eto, let's see kung anong balak nila dito. Ay, bayak. Ayan. Well, hindi. Nagpapanggap na puno. Na puno, puno talaga siya. Let's see. Anong plan nila dito? Well, Seb, nakita rin kasi, ang ganda rin kasi ng vision ni Seb because of the, the hawk. Yes. Tama. Ito, walang masyadong aksyon. Naka-position na yung mga dalawang mga supports ng each team dito. Naka-smoke of deceit. Pero Sonico, andyan sa may backlines. May makikita kaya. Mukhang magkikita-kita sila sa kanilang mga takpuan. Sino ang uunahin nila? Are they going for Sonico? Yes, nakita na ng Axe. With the stroke of fate. Ayun na nga ang combo. Saktong-sakto naman yung Avalanche Toss. Pero ito, may kasama pang Inkswell kay Blizzy. Na-silence pa nga gamit yung Phantom. Tamang right-click sila ngayon. And the Phantom is still doing it. But crystallize with that Stormbolt. Ang sakit ng damage siya kay Zeb. And Sayak. Whoa! With that save. Toss out. But still. LC, makakakuha nga ng dual damage doon kay Jerax. Pero ang ganda nung toss paalas doon para kay Beastmaster. Para man lang hindi siya mamatay. Kasi syempre, mas gugustuhin mo pag support ka, di ba? Alay ka na lang palagi kapag ka nagka-clash. Kasi itong Beastmaster, hirap na nga siya maka-farm doon sa may top lane. Paano pa kapag ka napapatay siya? So wala, madedelay ang pagkuha mo ng mga items mo rito, di ba? And I think may binabalak din na masama dito si Jerax or no. Pupunta na lang siya dun sa bottom lane siguro. Doon na lang ulit. Doon na lang siya mangungulit. Pero ito na si Seb. May rotation nga dito. I think they're going for Trend Protector. Para naman si Ana ang masama dito. Let's see. Ito na nga. Nakapag-rat na. Wala nang wards. Bakit pa? And there you go. Jerax will be taking that kill. Napaganda. Galawan nila dito.
No, oh, nung nalaman nilang nag-rotate itong si Sveda sa may top, sinulit nila yung time na Trent Protector lang yung nandun sa may bottom lane. So walang pwedeng mag-rest po sa kanya doon. And ang bilis din naman nilang na-burst out si Trent Protector. Kasi malambot lang naman na hero yun pagka nalapitan mo. Pero ang masakit lang kapag ikaw yung kinukulit niya. Oo, no, kapag binatukan ka ng Trent Protector, eh... Hindi yan yun. Hindi nakakatuwa yun. Lalo na sa early game. Kaya yeah, mga gantong stages of the game is sobrang masakit na. Ito na. OG. Taking down first objectives. Ito na. Nagkasalubong dito. Jerox and Crystallize. Pero nandyan din si Zaya. Ayan nga ang sinasabi natin. Nangungulit na nga yung puto. And Jerox will go down. Nag-avalanche pa nga siya dun. Tsaka nag-toss pa. Alam niya ata sanang mag-deep ward. Para kasi ang gaganda ng mga wards dito ng OG. Mga wards dito ng OG focus talaga sa jungle nitong Navi. Kasi alam nilang pwedeng mag-idle lang itong si Sven. Tapos ang umikot ng umikot is itong si Viper. Tapos si Sven, i-take lang yung buong jungle. So ang ganda ng vision ng OG dito, ha? Maaga, parang mag-ganda ng ano, eh. Ayun. Prestige item, pero eto, uy! Nakita nga sila dito, na silence. Meron ng hotel, ha? Hindi niya makahabol. Walang katamaan yung Inkswell. Siya pa nga ang tinamaan dito ng mali. And dire-direto siya duel. And that's additional duel damage para kay Breezy. Pero eto na nga, nagkakaharapan na nga sila dito, Seb and Zayak. Pero dito sa top lane, Jerax killing down this Viper. So medyo, ano yun, medyo nasa pabor din yun sa side ng OG for a support. Diba? So, miscommunication yun sa may mid lane. Kasi the moment na nilagay ni Gamestroke yung Inkswell sa sarili niya, nag-back na dun si May Thompson sa may mid lane eh. So, pero siyempre, bago ang lahat, shoutout muna. So, pasipin muna ang lahat. Kay Commissioner. Shoutout kay Kumi. Oh. Diba? Hindi, siyempre, pasimulo kung anong para sa kanila. Diba? Ayoy. Ako yun, baby. Pero eto, teka lang ha. Mukhang mayayari na naman dito si Jerax. Dalawang kumukulo sa kanya. And Thompson with that haze. Tingnan natin kung nahabol si Thompson. Aray ko! Sakto nga naman yung Soulbinds. Yung sa Lightning Bolt. Wala nang naging follow-up after ng Soulbind. Ginamit na lang nila yung Soulbind defensively para takutin itong Navi. Para isipin nila, may... Natakot ka? Oo, de-defensa pa. Kaya pa. So, nag-back na lang doon sila. Ikaw, takot ka? Bakit ako matatakot? Ito, matatakot. Matatakot, kalbo ko. At saka, hindi, ito item-wise, sobrang ganda ng item. Kahit pag tinignan mo, apat na ng talisman. Ang ganyan. Oo. Uy, pero, hinahatian lang na ito. Ang ganyan sa'yo, nakikipaghati ka dyan. Natin. Ayun na. Huli ka. Nagalit na si Ana. Huli ka, boy. Hop. Huli ka, pero hindi kulong. Sipin mo, apat na null talisman yun. I think 12% ata yung manonon. So, 12 times 4. Mat, o yun, loko. Okay out na, hindi ako pinansin. Hindi ako pinansin. Basta. Casters po tayo dito. Hindi po tayo mat specialist. Char. Sa bata. Banyo nga yung page ko. Pero ito, Zayak, kumukulit ka talaga. Pag ikaw kumulit, EDG. Sabi, di ba? Pero wala pa naman, kalma pa naman. OG is known for parang picking heroes na hindi talaga usually pang support, pero ginagawa nilang support. So, yung mga heroes na pinipick nila palagi is yung mga support sa pwedeng later on mag-transition sa core. So, etong Tiny ngayon, hindi pa siya sumasama sa Clash kasi pag nag-item siya, pero... Uy! Ito na nga, kita na naman siya dito with that Lightning Bolt. Zaya! Protector, magiging panggatong. Pero dito naman sa kabilang side, madadali ata nila dito si Thompson. Pero walang dual damage yun. Walang winner na lumabas. No. Pero nakakabot siya ni Jerax. Sanap tuton pa. With that, ayun lang. Yung avalanche, medyo na uli. Hindi magandang trade yun sa mid laner. Tapos, isang support lang. So, medyo pangat naman na trade-off yun. Pero, 14 minutes into the game, 9-9 ang ating score. Yung mga Bedlords natin dyan. Kabahan na kayo. Kabado na kayo, panigurado. Hindi. Ikaw ba? Hindi ako. Hindi. Nagulat ako biglang bumubo. Uy, layo mo yun. Nakakalito. Pero, ayun. 9-9, kabahan na kayo, Bedlords. No, tingnan natin. Ay, mga mananalo dyan na. Tobalats. Tingnan mo yung isa dyan, namumutla na. Wala ng lipstick.
GG. Tignan natin. Ang mag-spoil, papaban ko kayo direct, ha? Oo, huwag niya i-spoil, guys. Tandaan nyo. Ako, nababrandan na ako. Ano ngayon? Oo, tawag dito. Nakalimutan ko yung bansat sa'yo. Destroyer. Destroyer of... Ayun. Destroyer of ano daw ako sa chat, eh. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maglolok, eh. Uy! Apat na bounties sa side na OG. Ah, tatlo. Tatlo lang. Yung grabe battle naman. Battle. Oh, battle. Grabe naman. Parang yung nangyari kanina sa laban ng newbie tsaka liquid, hindi nila hinayaan na makakuha yung liquid ng dalawang bounty rune. Laging isang bounty rune lang yung binibigay ng newbie. Tingnan mo, yun. Kaya, since napansin mo, yun, nakita mo yung network. Biglang nag-spike down siya papunta. Napakahalaga kasi ng bounty rune, syempre, para makuha mo agad early yung mga core items. Pero Zaya, kita siya dito, ha? Teka lang, ha? Yung sabi dito, beat ng boses mo, ate, wala bang... Hindi, ganyan lang po talaga yung boses nila yan. Sorry. Parang ipis lang yan na, ano? Na naapakan. Todo na yan. Diba? Sorry, ganito talaga ako. Sana huwag kayo mag-alat. Hindi, tinatanong lang naman nila. Baka nga naman daw maina. Pero hindi. Pero ako, guys, kapag may problema tayo audio, sabihin nyo lang dyan. And of course, aayusin natin yan. Para nga naman quality yung panong audio. Diba? Pero doon sa kabilang side, ha? Navi just took down the first tower doon sa bottom lane. Ang tanong, may magkakaroon ba ng exchange? Magta-try sila ngayon dito pumush. Hunt then available, kaso wala pang item si Ana, so... Pero ito, Jera, nandito siya sa backline. Kaso, nakita siya dito ni Crystal, guys. God's strike has been pop. Hirap na hirap si Notail. Aray kuko! Wasak ang leeg ni Notail Kong. And Notail will go down. At yun nga, first 10 kills will go sa side ng Navi. May kasama pang stacks. Oo, grabe. Pero... wala pa naman dyan si Ana, eh. So, pwedeng maging light of hope ng OG is si Ana kasi hindi pa siya lumalabas dito. And nagpa-farm at nagpa-farm lang siya. Lahat naman ng nangyayari dito sa point ng game natin is space lang din para kay Ana. So, lahat ng clash natin doon, na-focus doon sa may top lane. Si Ana, andun siya sa may baba, nagpa-farm freely. Niyo? Tama ka dyan. Pero sorry, napatingin ako. Pero uy, Soulbind! Yun lang. From Soulbind to Solobind, real quick. Let's see. Tamang lightning bolt lang. Right click, yung ano na lang ha. Yung ilo na lang ang papatay dito. Pero hindi nila nahahabol dito. Si Magical. Pero yun lang. Nakasalubong niya si Totoy Golem. Inatos pa. Pero ina siya pabalik na dun sa mga kakampi niya. And Thompson will be taking Magical. Nice! Ang ganda nung pag-a-advance niya doon kasi hindi na siya nakisali sa pag-kill pa doon kay Trent Protector. Sabi niya, nakita ko pa, meron pa ditong hero dito, hinabol niya pa doon at nakita niya nga si Magical, which is a big kill pa. Bigger kill kesa doon syempre kay Trent Protector. Kumbaga, ba't pa ako susunod doon sa Trent? Kaya na nilang dalawa yun. So he caught the lanes, tapos sakto nakita sila sa tangkuan nila doon sa may comment. Kanina pa commended yung mga toss nitong si Tani. Oo, pero ito, crystallized with that storm ball, dalawang ataw lang. Baba ang buhay ni Notail. No, kareho silang na-stun. Pero sinong mas matagal? Yun lang, aabutan si Notail. And Notail will go down. Crystallized with the dominating streak. May napakaman din ang AA Blast. Meron pang kasamang duel dito. Si Blizzy taking down Jerax as well. Grabe, ilan na kaya duel damage ito? 48. No, masyadong malalim doon yung dalawang heroes ng OG to think na merong ward doon sa may riverside itong Navi. So, siguro sana na-sense na lang nila doon na may ward. So, wag na lang ulitin nga. Na-sense. Ayun, nahawakan. Ganun yung... Bola crystal. Loko ka. Pero yun, Zeus, dito kakaiba yung binili niya, ha? Dagger into the POT. So, gusto niya talaga as much as possible makapag-respo para sa kanyang teammates. Hindi lang yung Thunder God's Wrath na pwede niya ma-provide. Gusto niya yung presensya niya andun mismo. Pero Ana! Pero na naman, ang na-duel dito yung Spectre. Tingnan natin kung sino magwawagi. Hindi ata makukuha yung duel damage. But still, that's a kill para sa side ng Navi. Let's see kung sino susunod dito. Topson, nag-TP. Yun lang, nahataw, hindi na putulan. At Jerry, nakita niya yung andun si Trent Protector. So, well played kasi pwede siyang ma-burst down basta-basta lang ng Navi kung narut man siya nitong si Trent Protector. Ganda niya, no,
Ang gaganda din ng mga Blink in netong si Legion Commander. Wala talagang pag-aalinlangan. Ito na, MC. Trying to take this game one time. Pero nako, nasa mali. Na-silence gamit yung Phantom. May soul bite naman. Pero isa lang ang tatamaan. And that Aka Blast, naku po. Dalawang tinamaan. Walang regen yan. And I think two from OG will go down. Yun lang. May naitos dito si Jera. Sa Itatsune ko, mamamatay din siya dito. Pero buhay pala sila. Hop, let's see. Tatlo na lang. Tatlo laban sa dalawa. Hop, sino to? Yung Viper. Sige. Ayun, tinamaan ang Kidlat. Hindi mahabol si Sayak, sayang. Ayun, nabigyan pa nga doon yung... 3v3 exchange, no? Oo, pero maganda din kasi yung positioning doon ng Viper. Kaya naka-free hit siya doon sa may clash na yun. Grabe yun. Plus yung root into the up blast, grabe. Minus 2 agad sila. Grabe rin, wombo-wombo rin yung anime. Pero pumalag pa din doon yung OG, ha? Nabigyan pa rin nila ito ng tatlong kills. Hindi sila pumayag na, kami lang yung papatay nyo. Kailangan may, at least, may exchange man kami na kill. And sakto din naman, pabuhay nun si Ana. So, nakatake sila ng kills. Ang masama lang doon sa side ng Navi is dalawang core yung namatay. Which is his Ben and si Viper. Viper. Tapos isang support. Sa kabila naman, Tiny Spectre, Tiny Spectre and Grimstroke yung namatay. Pero ito ha, pwede mag-blink yan. Ay, hindi. Masyado na siyang malala, pero din naman, Jerak sa may backline. Ito mo ganun ka, ano, si Topson, no? Alam niyang kaya niyang gamitin ng maayos yung hero. So, he went for item big para bumilis yung mobility niya, which is dagger, di ba? Nag-dagger na siya para alam niya kung kailan siya papasok or mag-in and out sa isang clash. Maganda nga yung pagbili niya ng dagger dito kasi at least alam niya na squishy hero din siya. Ang dali-dali niya ding i-burst out. So yung dagger niya pwedeng gamitin pang in or out naman. Ano nga rin ang bag-kuminang? May nakita kong kuminang. Naging espada ata yung ano. Yung puno na hawak ni Tiny. Di ba? Payaman yung ano, payaman si Jerax dito. Pero ito, Thunder Gods na. Nakita na naman nila si Alias, ano, puno. And Zayak will go down. Sakto yan. Wild Axe, wala kang kalaban-laban dyan. Kung meron mga palaging nahuhula dito sa side ng Navi, si, ano yun, si Zayak yun. Kasi palaging nag-iisa yung Trent Protector niya. And gusto niya din naman kasi yung Trent Protector at least mag-create din ng space. Kasi mahirap nga naman siyang hulihan. Kasi yung first kill niya, tumatagas siya sa puno, diba? So pwedeng i-clear niya lang din yung wave ng creep sabay tago lang siya dun sa may puno. Hindi na siya makikita din ng OG. Depende na lang kung merong Thunder Gods drop. Pero Soulbind na naman. At tatlo binabakbak nila dito. Sino ba yung mamamatay? And si Sonde ko yun. Pero ito, yung Nether Toxin na, ang daming nabe-break dito. Let's see, Topson. Ang tagal, yun lang di, nahagip ng stun. Onting-onting na lang di, sana makakapag-blink out yun. And OG, after killing one. Uy! Naka-dodge pa nga si Jerax doon. What a move by Jerax. Tinos niya. Pero crystallized. Haba nung ano yan. Ang bilis ang takbo niyan. Pero mayroong avalanche. So, kahit pa paano patigilan siya. And there you go. The lightning bolt will kill him. And Topson getting that 350 gold share. Ang nangyayari, every time na magka-clash tayo, halimbawa, mamamatayan yung isang team, yung opposite team, bawian lang talaga yung nangyayari dito. Ngayon naman, pumapabor sa OG yung kills natin, yung pag-ikot nala sa mapa. Kanina ang nag-greedy itong Navi. Ngayon, OG naman ngayon yung may hawak na potential kills. Pero ito, tignan natin kung anong plano rito ng Navi. Parang may sinabi ko, hindi ito matatapos katulad nung kanina na around 30 minutes game, no? Parang, medyo mga 36. Mga 36. Hindi siya matatapos ng 35, pero siguro mga 36. Extend na naman, Maiden. Uy, double damage. Jerax, parang galawan ni Jerax dito. Parang corner rin, eh, no? Oo. Yan nga yung kagandahan na meron kang ganyan na support. Yung pwede mag-transition. Hindi katulad ng, halimbawa, itong si Trent Protector na position 4 nitong Navi. Uy, pag nagkaroon ng Aghanim's yun, meron akong kalaro dati. Ayan. Trent mid, akala ko cancer. Oo. Ah, magaling. Pagdating ng 15-16 minutes, nagulat ako, naka-Aghanim's na. Tapos na, lahat ng ano, lahat ng forest, lahat ng neutral creeps. Uy, grabe naman. Nabatayan ng ano. Grabe pumush itong mga alaga ni Sebo. Hindi pa niya hinihit yung Tore.
yung mga alaga niya is doing. Sino mo, ilang bore yun? Pero ito ha, option naman, clearing the neutral camps dito sa babang side ng jungle. Let's see kung anong gabalak nila dito. Kontrolado na nila itong baba eh. At ngayon, kaya alam nung Navi na hawak na nung OG yung map control dun sa may baba nila na jungle. Yung Navi, dito sa may top ngayon, top tumatambay. Naman. Dito sila umiigo, dito sila nagtitake ng heals. Pati yung jungle na tong OG dun sa may top lane, tinitake din nila. Para at least makakuha man lang sila ng XP and gold. Na kahit hindi sila nakikita sa mapa. Ajan, pero ito, magkakatagpuan na sila rito. Jerax, masyado siyang malapit kay Crystallize. Nag-blink. Uy. Alam niya, si Notail ata gusto kunahin. Tinamaan ng Stormbolt. Nag-God Strength. Nakupo. Binigyan na lang niya ng Soulbind para if ever na mapadikit. O yun, kakasabi lang. Pero yung Lightning Bolt, nauna na. Wala pa rin Wrath. Kaso yun lang, na-disable. Napakaganda naman ang ginawa dun. Pwede pala yun. Oo. Grabe eh, talagang ang galing mag-box out nitong si Jerax and hindi siya sumasama every time dun sa mga clash. Lagi siyang nandun sa may backlines para kung sino man yung free hit sa likod, pwede niyang itoss in dun sa may clash. Tama. So commended talaga yung mga positioning ni Jerax. Dito ko yung apat. Dito ko mga galing sa kabila. Tapos bigla siya sa lubong. No? Tenin! Bigla siya nalabas nun. With that avalanche toss, tamang right click lang siya nung ano, nung dala niyang, ano ba, lapis ba yan, no? Ano? Troso. Di ba, ewan ko yung plastic para naging espada, patay naman. Kawawa naman. Ano bang laman ng courier na wala yun? Naman, wala naman. Nagkasalubong lang sila, nagkasalubong. Mm-hmm. Grabe nga yun, nakakita ng ibon. Hey, what up? Puck. Diba? One hit lang. Sa pool. Uy, pero nags... Ikaw ang late-late mong ibon, natawing ka ng puno, ewan ko lang sa... Ewan ko lang kung saan ka talaga kalalan dyan, pero nag-smoke up dito dito. Tatlong heroes ng OG kahit na walang ultimate ko. Ano, oy! Teka lang, may nasigawa dito. Mapigil na kung saan yan. Tingnan natin kung mapapatay nila dito si Crystallize. Hinahabol. Hinahabol sila ni Ana. Nagbigay na rin ng Spectral Dagger. Pero yun lang. Hanggang dun lang muna. Nasayang lang. Parang sinayang lang nila yung Radiant yun, pero at least nakuha nila yung apparition and pwede naman din silang mag-transition sa kill. Pero wala nang ultimate. Eto, walang lure, walang hunt. Wala rin lang. Pero ito, nakapag-duel. Ba't napakaganda naman? Ayos nun, umangat. Walang makukuha duel damage. Pero, yun lang, mababa ang buhay dito. Tingnan natin, mamamatay dito si Ana. Ako po, masamali ata dito ang OG. Crystallize, umito pa nga dun sa kabila. Si Thompson ang hinantay niya. Thompson. And Thompson will go down. Crystallize will be getting that double kill. Pero ito na si Jerax. With that avalanche toss. Pero hindi yun sapat. Three man down para sa side ng OG. Let's see kung may pang-apat pa. Notail, tipping out to safety. But Seb, maglalakad ba siya? Nope. Nakulong doon sa may Thompson sa may three line eh. Humahaw, tumitingin, hindi pa natigil si Crystallize, oh. Nako, baka tama ka na Stormbolt, my friend. Hindi na. Kalma na lang. Pwede naman din yung pang-def din yung mga alaga niya. So, tingin ko, kaya naman din. Kung ito try ng Navi na umakyat, kaya naman din i-hold ito ng OG. Dapat nung naubos na yung mga ultimates nila, hindi na sila nag-commit pa ng clash. Kasi, syempre, dun magiging siga yung Navi. Pag alam na lang walang hunt, and wala ding counter gunshot, wala ding roar. Naku, nasa mali yan, Dayan. Kakasabi lang natin, lahat na rin ang ulti na ibigay dito. Nakapag-glimmer siya, pero mamamatay at mamamatay din siya dun. Sa APA Blast. Dinuraan na siya ng Magical dun. Pero kasi, syempre, ang dali na lang, ang dali lang ma-burst down nito si Spectre. Kapag wala siyang hunt, meron niya siyang Manta Style. Pero after nung Manta Style, sino pa yung pwede mag-save sa'yo? Anong item pa yung pwede makapagpatagal sa'yo dun sa clash? Which is wala na. Kaya yun yung sinulit ng Navi nung nag-clash sila dun sa may mid lane. Ito na, Ana. Trying to push down this bottom lane. Pero I think kailangan niya na bumalik because kulang sila dito. Pero ito na, tumunog na yung press the attack. Pero walang na-duel dito, ha? Si Ate Buglizzi. Pero meron na nga dito ng Nimbus. Let's see, yun. Nasigawan sa pool. Tingnan natin, pero walang follow-up. But there's an overthrow. That's when. Tingnan natin, mapapatay ba? Yes, Buglizzi will go down. Pero nandito na yung Lila. Ana, tinamaan siya ng Stormbolt. Ahabol ba? Ahabol ba? Jerax, may blink ata yan. Ayun. Para hindi makapag-blink, binigyan niya ng urn, or rather, ng, tama, urn lang pala yan, urn. Galing, ang galing.
Para hindi na makapag-blink out eh. No, uy. Nakita pa nga yung hook doon. Mm-hmm. Uy! At alam din nila, na Recta Roshan. Kapablast, tatlo lang ang tatamaan. Magbaback muna sila dito. Siyempre, yung regeneration na no, meron silang makakancel dahil nga natamaan sila ng Alpha Blast. Uy. La, reset muna ulit. Farm muna ulit. Pwede din naman silang, pwede nilang i-contest naman din yung Roshan once na tinatry itong i-take ng Navi pag meron na silang Han. Kaso ngayon, pa-cool down pala yung Han. Kalahin mo, no, si Roshan napakalakas pero hindi mapatay yung Nimbus. Tagal nga, hini-hit, no? Parang 10 hits ata. Makukul naman. RNG is doing it talaga. Oh! Ay, kayo mukhang nakampiyan to ninyo, oh no? RNG is Ben. With that God Strength, may kasama pa ng double damage. That's additional 580 damage. At hindi matatagal si Roshan dito. Masa kami si Ate Merosan. Oh, so true, Roshan. So, wasa kang liig eh, sigurado yun. Pero ito, sayang, nakita ko yung Kerak. Buff, inumit, hindi pala. Dito natin, at ito na nga, yung duel. Bababa ang buhay, mapapatay ba? Yes, he will. Sinamaan pa nga dito si Ana nung AA Blast. And Ana will also go down, pero may buyback yan. Kung naman sa kabilang side, Jerax, napatay naman siya ni Topson. Uy! Oh! And the block is real. Kahit may Nimbus pa doon, Normal will hit. And Topson will also go down. Grabe yung mga tip. Tinip siya, nung mga Navi. Nahuli kasi doon sa may root. Grabe. At sulit na sulit yung clash na ginawa doon ng Navi kasi alam nila, tinake advantage na wala yung Han. So, nung nahuli nila yung Spectre, wala na siyang possible na pwedeng panakas. Naku po. Di maganda ngayon, to para sa side ng sila OG, na, eh. Sila naman ata ngayon yung magte-try umakyat. Yun na nga. Durado ko, may kinakabahan na naman siya dyan. Pero ngayon, kumakatok na nga dito, ha? Navi, living down this tier 3 tower, exposing their barracks. Ayan. So, pati Shrine na-expose na rin. Unahan pa nga sila. Imbis na sila, yung OG yung may advantage kanina na makapag-high ground. Pero ngayon, ito na, baliktad na Navi na ang maakyat at nagtitake ng towers nila. Oh, pero eto na. So they're bad. Making their move. Pero na, unang-unang pumasok dito. But that's a very good overload. Pero eto na, umangat yung dalawa. Sino bang uunahin nila? Yung makunat, Tinos. Pero walang nagawa dun si Norton. May buyback yan. Topson, 15 seconds, hindi nagpa-buyback. But Tiny, mamamatay siya dito. 15 seconds down. May tinamaan pa ng AA Blast dito. Si Sembion, let's see kung anong gagawin ni Norton. Tamang stroke of fate lang siya dito. Why lang Navi? Tamang ano lang din, trabaho lang. But, uy, napakaganda ng blink doon. Yung Trend Protector, dire-direcho siya doon sa duel. And, is he going to get it? Yes. Yun lang, namatay na dito si Anna. Spectre, buyback as well. Zaya, siya na ngayon na naman problema dito. Makakatakas pa siya. Yun lang, nahagip ng very, very slight yung Nimbus. And finally, Trent will go down. Aegis, round 2 for this Viper. BKB has been up as well. Tingnan natin kung ano na ang gagawin niya dito. Tumadancing-dancing na siya dito. Oh, tama. Hop! One step forward, two step back. Let's see. Hop! Right click by Ana. Binigay na rin dito ni Thompson lahat. Kasi pangarap niya sa buhay. Sige, magical. And ala. Yes, he'll go down. Oh, wala so, siyang kahit yung clash na yun, ganun yung naging result. Pabor na pabor pa rin yung sinabi kasi nakapag-commit ng buyback itong si Ana. So pagkabuhay, pwede na nalang i-burst down na ito si Ana. Pero pagkabuhay naman ng Navi, meron. So sulit pa nga kasi nakapag-take na ng objectives yung Navi. Plus napakommit pa nila ng buyback itong si Ana. Napakaganda ng galawan ng Navi dito. Mukhang ano ah. Navi is back. Yun. Navi is back na ba? Navi is back na nga, mga sir. Siyempre, mga daily opo fans natin dyan eh. Kanina, ang dami rin nagtatanong, hindi ko lang nasagot eh. No. Ang dami nagtatanong nung, saan nandyan po ba si Dendy? Yun lang. Nandyan. Tama-tama lang, di ba? Oo. Tama, nanonood lang. Pwede rin yun, no? Dendy Padilla. Pero iba na yan ah. Diba? Di pa tapos ang laban. May bumuboses dyan. Oh. No, hindi pa tapos. Pero etong OG, kailangan mo na nilang mag-reset. Kasi yung Hunt din yung isa sa mga pinaka-inaasahan nila every time na magka-clash eh.
So ngayon, dahil nga wala pang hunt, magre-reset muna sila, magfa-farm muna ulit sila. And syempre, kailangan din magpa-item nitong si Spectre dahil nag-buyback siya. Yes. At kumbaga, isa yung mga core items niya na kailangan niya nabuhin. Kasi right now, Manta and ano lang meron siya. Pero Sven, this is a very unconventional bit nung Bloodthorn. Kasi most likely, Daedalus ang nakikita natin dyan, di ba? Pero, oo, kakaiba. Ano na? Life steal. Ayun. Napakaganda na nakita nyo nga yan. Ito, andyan, may nagsasabi sa chat. Siyempre, hindi mo pwede ba kayaan yan? Ano yan eh? OG and King of Comebacks yan And you can never estimate the heart of a champion, sabi nga nila. Ayan, napakatandang kasabihan yan. Natutunan ko lang yun, narinig ko lang yun sa mga Napakatandang kasabihan, tapos iba pa nga yung nagsabi. Sinabi ko ba sinabi ko? Sabi ng mga nakatatanda. Sabi ko, narinig ko. Sinabi. Ewan ko siya. Oo, may mga. Uy, mauhuli ba si Ana? Hindi na. Mauhuli. Hindi, hindi siya nauhuli. Uy, dito naman sa may top lane. Mga alaga niya, ang sakit! Ng mga alaga niya. Wala pang hero na tumitira dyan. Dalawang catapult plus mga alaga lang ni Seb. Oo, no, yung war lang yan, ha, si Seb. Ano lang, easy wipe lang siya doon sa taas, di ba? At saka tamang ano lang, tinatanggal lang niya dito yung mga puno kasi baka nga nandun si, si Ugat Puno. Si Trent Protector. Radiant's top tower is under attack. Ito si Totoy G, ano yan eh. Tingnan mo, tamang ano lang si Jerax dito eh, di ba? Kanina pa si Gayan eh, ang kulit nga ni Jerax. Nakakuha siya ng Korea, resipin mo, nakalaki lang. Pero teka lang, ito, na-victima na nga dito si Sam, dalawa yan. Viper. And yung Trend Protector, dalawang kulay green, mapapatay nila dito si Seb. While dito naman sa kabilang side, 3-man smoke, coming in for the side of Nabi, no, sobrang aggressive nila at mukhang mabibigit nila yung pag-ibigit si Note. Yun lang, medyo late yung ano, medyo late yung 4-stop, binigay na pati yung 8-8-plus, pati yung Nimbus na pumit pa. Ngayon nga, nahihirapan na yung OG, what more ba pagka nag-level 25 na itong si Viper din kasi magkakaroon na din ng silence yes. Si Viper. So, mas mahihirapan na ding tumakas yung mga heroes dito ng OG. Nakapatay pa pala. I think ngayon. Jerax, nakapatay na naman si Jerax ng ano, ng courier dun sa, di ba kanina, umano-ano lang si Tiny doon. Ayun, nakapatay pa nga siya ng ano. At ayun, tingnan mo, ang ganda ng word placement niya. Ito. Ayun, no? Malalalim talaga, no? Para kung sino yung lalabas. Yun yung agad nilang makikita. Yun pa. And hindi naman nag-hesitate mag-blink in sabay toss itong si Jerax eh. So, tamang-tama yung mga ward spots niyo dun. Teka lang, may mga yung tinatanong dito. Ano yan? Boss, wala po bang upload ng game to ng RNG? Sa YouTube po. Meron na ata sa ano, Lupon, no? O sa Wombo X Combo? Opo. Pero ngayon, yung game nila live, nandun sa tayo, ano, if you wanna root for TNC, punta agad kayo dun sa Wombo X Combo. Don't hesitate to go there. Alright? Pare-pareho lang tayo magkakaano dito. Kasama natin yan lahat. Pero dito, syempre, kung hindi yung mga Filipino teams, dito tayo dun sa nangyayari sa kabilang bracket para updated tayo. Kung ano yung kinakast natin dito, syempre iba dun sa may kabila, iba dun sa may team YouTube natin. Team Shorewind natin. Na, pero ito, mukhang magkikita-kita na sa kanilang takuan. But that's a very good reflexes from Jerax. Blinking out to safety. Sakto rin yung lagay ng Nimbus doon para maprotektahan nga yung mga tropa. O yun na nga, may silence na. Yung nether. Sakit na niya. Ang tanong, meron na nga bang BKB? Wala si Spectre dito, no? Hindi ko ma-click, ang layo ng keyboard eh. Hindi ko ma-escape eh. Hop, teka lang, namba to. Ayun, heart yung meron nga siya. Wala pa, mag-defusal. Okay. Wala pa bang TNC? Ongoing na ba? Direct, hindi pa, no? Hindi pa. Pagkatapos nito, TNC and Mineski. Ayan. Yun! Kuya Nick and Alec. Kuya Nick and Alec ang magkakas.
Renta agad tayo sa ano, Wombo X Combo. Okay? 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 Okay. Yun, tapos na yung Jimin Fanatic. Yes, tapos na rin po yan. Anong laban na to? Dito Navi muna kayo. Oo. Versus OG. Navi versus OG. Samahan ayon nyo muna kami dito. Tapos mamaya naman, kung gusto nyo, ito pa, isa pang drama. Uy, teka lang, meron pa na palang results dyan. Thank you very much, Direk. VP, winning over NIP. 2-0. Uy, teka. Lalo mo mahuhuli. Na-basic ka ng VP yun, ha? 3 bounties na 1 ng OG and 1 lang sa Navi. Basta doon po sa kabila yung mga Pinoy, ano, Pinoy teams, Fnatic, Wombo X Combo. Dito naman yung nangyayari sa kabilang bracket or yun sa mga kasabay na games. Alright? Mamaya magkakas pa kami kasi ayan, ang schedule natin yan for Focus Fire. Ayan. Oh, Liquid versus Chaos. Kami ni Dan ang makakasama nyo dyan. Samahan nyo kami dun sa drama ng Matumba Man. Uy, Soul Bind! Binato na nga! Oo, kaso solo bind yan. Pero ito, Nayuls na nga. Hindi na rin yung info. Bumaba. Tignan natin. Yun lang, the Avalanche is doing it. And the versus win. Pero, Crystallize taking down Grimstroke. Wasak ang leeg. BKB has been used as win. Pero dito na kung sa kabila, hindi ka nang nagkakabakbaka na pala dito. Sino yung nalikaw niya si Ana? Yun lang. Buyback! Uy! Double buyback! Dalawa na ng buyback dito. And saktong-sakto ang labas ni Ate mo, Roshan. Ayun! Pero tingnan natin kung sino susundin nila rito, ha. Kung Roshan ba o aabol sila. Jerax chasing down 3. Pero nandun pala si Magical. Ako napahira ko pa ka siya. Naibigay na rin yung upper blast. Let's see. Ito, tamang ikot-ikot lang. Makupo! Nasa mali na naman. And that's a very good duel. Pero immediately, Thompson more that buyback, ha. Going more that buyback. Tingnan natin kung magagawa ni Sam dito. Nandun siya sa taas. Na-silence ng very, very slight lang. Sige, hataw. Nakupo. Nagbigay na rin ng rat. Sunay ko ata ang pag-iinita nila. Yun, tinamaan ang wild axe sa leeg. And susunod pa ata, sugat puno. Threat protector will go down. Immediately going for his buyback as well. Ancient Apparition, wala pa rin buyback yan. Ayun na nga, nag-buyback na. Parang ako pa yung nagturo. Tingnan natin kung anong susunod nila gagawin dito. They chasing down Crystallize. With that avalanche toss, papalak ba? Ginuls, para naman delay-delay ng very, very slight. And that Spectral Dagger will do the kill. Pero hindi pala, napunta pala kay Jerax. Oo, nahuli din. Sa wakas, kala ko walang katapusan yung last. Pero, syempre, kinomit talaga nila yung mga buybacks doon. Kasi alam na ng both teams na merong Ate mong Rose Ann. Pero, ay, ka nandito pa si Ate mong Blizzy. Katunog ni Ate Chrissy. And, makakapag-TV out sa safety. Ayun. And I think, kirekta na sila dito ng, ano, ng Roshan. Ayun. Kaya kanina kinomit nila yung buyback kasi alam nila eh, na pwede. Uy, teko! Nangungulit na dyan, Jerax, ha? Takilan! Let's see. Ito na naman, binigay na nga lahat. But forced up his way out. Pero nandito na naman yung Nimbus. Naku, tatamaan ba si Jerax? Hindi! That's a very good dodge. Pero Thompson, marami naman ang kanyang mga damage dito. May soul bind doon. Dalawa lagi tinatamaan ng bolt. Yung Aegis na kuha na nga ni Ana. And kailangan mag-back ng Navi dito. Pero na-silence dito si Ana. Narot pa siya doon sa baba. Napatukan ng Inkswell. Pero yun lang, binabakbak ko naman dito yung LC. And Blizzing, mamamatay na ba siya? Hindi pa rin. Grabe naman. But the burst from Zeus will do the damage. And Ana will be taking Blizzing down. Pero naman dito sa kaya, sa may taas, mamamatay dito si Thompson. Walang buyback yan. 120 seconds lang wala. Pero, naku po, nasa mali na naman sila. Saya, Chang, binabalata nila dito. Oy, that's a very good toss para sa side ng OG. Pero tatamaan ang Ice Blast yun lang. Oh my God. OMG. Ang dami force stop dito. And Crystallize yun lang. Grabe naman. Tumandang para sa side ng OG. Wala parehong buyback yung core. Dive back to si Ana. Oh my God, Ana. Yun nga. Lagi lang, pero soul bind. Pero ito, may soul bind. Pero binugulo lang sila dito ni, ni Noted. Nag-force stop pa baba. Pero baka mapatay pa ng creeps. Pero no fee, Crystallize will be taking that kill. And right now, kumakatok na sila dito sa mga ancient. Seb, trying to disrupt the flow of the creeps. Ako yun lang na duel pa nga dito. Seb! Papakasib ka na talaga. Rekta, rekta. Ay, nga ni Rekta na nga nila. Rekta na nga. And there you go. Seb, will be calling CG. Ayun. Ang hirap din kasi ng bumawi, lalo na pag yung item choice nila, talagang walang makakapalag dun sa may silence na meron si Viper. Tagal nung flash it. No, GG na nga. Pero, well played. Para sa side ng Navi, no? Para sa akin, medyo napahaba yung clash kasi nga nila. Doon
dun sa may rush pit. Oo. Hanggang sa dapat hindi, 'di ba, nakuha nila Aegis, nagback na lang sa ano sila. Dapat oh, dapat oh, yun nga, nagback na lang. Kaso napitas pa nga dun yung option nila. Nung namatay siya, sinundan pa ng ani, ginamit pa nila ng clash, kaya ayun, nahabol pa nga sila. Eh, nagaganda din ang mga bato ng Apa Blast. Nag-attempt pang i-save ni Jerax si Ana, kaso lang hindi na rin nila kinaya. Pero at least, di ba, na-1-1 ng Navi yung score dito sa best of two series natin. Kasi very crucial yung mga wins mo dito kasi points mo yung magbe-base kung magsistay ka ba dito sa TI9 eh. Tama. Pero, mahaba pa naman ang araw. Oo. This is the second game. Second series pa nga lang to, actually. Oo. Oo. Diba? Oo. Five games. Nakakadalawa pa lang tayo kasi nagkaroon ng delay dun sa ano eh. Ah. Sa China eh. Mm-mm. I think the event started at around 10 o'clock or no, so. Oo. Dapat 9 a.m. Oo. Supposedly 9 a.m. dapat. Mm-mm. Diba? Ayan. So, I think we're all good now. Ngayon, ang next series natin, ang favorite, ito, gusto ko, inaabangan ko to. Diba? Meron na? Ayun. Pero, update ko na para mapag-pag-pag-pag. Oo, okay. Okay. Ay, pinasok ko. Sige lang, boss. Okay, so I think we're all good now. Before we go, Diane, any... Like nyo na niyo yung page ko, Dianara Gaming. Mag-stream ako mamaya. Man, or in the plan. Pero ang magkakas nito is kaming dalawa ni Dan. Private Dan. Okay? So, quick break lang kami and then after that, resume kami dito ni Dan. Okay? So again, kami ang inyong mga naging shoutcasters for this game. My name is Lorraine. I'm Dainara. At magbabalik kami. Aglit na saglit lang. Walang aalis. Dyan lang kayo.